Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 AM Daily Devotion. So, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. I hope tayo po ay sama-samang lumalago at lumalalim sa pagkakaunawa po ng Biblia. So, welcome po dito sa ating 365 Bible Verses Everyone Should Know. Maraming salamat po sa sponsor natin, si Ma'am Vivian. Ang Diyos po ang magpala sa inyo, no? Ang Diyos ang nakakalam ng ating kabutihan. So, si Lord po ang bahala sa inyo. So, dito po sa pag-aaralan natin ngayong umaga, manggagaling po ito sa 1 Peter chapter 5 and 6. At ang topic po natin ay humility, pagiging mapagpakumbaba. Sabi po ni Harold Warner, humility is the gateway into the grace and the favor of God. Yung humility daw po, ito ay nagsisilbing daan, gateway, patungo sa biyaya at pabor ng ating Diyos. So, ang gusto po nating maranasan yung mayamang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, gusto po nating maranasan yung pabor ng Diyos, kailangan po natin matutunan nating magpakumbaba. No? Humility is the gateway into the grace and the favor of God. Kasi po, dito sa pag-aaral natin ito, matutunghaya natin na ang pagiging mapagmataas, hindi pala ito ang ang gagawin pala sa atin ng Diyos, aatakihin tayo, no? He will oppose us, he will resist us, he will attack us. Kumbaga, kaaway mo ang Diyos kapag ikaw ay mapagmataas. Sapagkat ang Diyos ay malapit sa mga taong mapagpakumbaba. So, humility is the gateway into the grace and the favor of God. So, sabi po rito sa 1 Peter chapter 5 and 6, gayon din naman, kayo mga kabataan, so ito po ang context po nito, mga kabataan. Yung mga kabataan po kasi ang tendency nila ay hindi makinig sa mga matatanda, no? Hindi makinig sa mga magulang, hindi makinig doon sa mga nauna sa kanila. Mayaman na yung mga experience, marami ng wisdom. So sabi ni Pedro sa kanila, sa mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, specifically sa mga matatanda sa iglesia, no? Sa mga leaders ng church. At kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Verse 6 po. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. So napakaganda ng mga talata na aralin natin ngayon, no? So, sa English po, ito yung mga points na gusto kong bigyan ng pansin. Number one, God opposes the proud. Ang Diyos po, kaaway, or kumbaga ano, He opposes, He resists, He attacks the proud. Kung tayo po ay mayabang, masyadong mataas, nagmamataas, asahan mo, kalaban natin ang Diyos. So, sabi po rito, God opposes the proud. At very interesting yung salitang proud, kasi yung proud dito yung parang ano eh, mas mataas yung tingin mo sa sarili mo kesa sa actual na ikaw. At ikaw yung, kumbaga, ang tingin mo sa sarili mo mas mataas kesa sa mga tao sa paligid mo, no? You're making yourself appear greater than what you really are. So, God opposes the proud. Pag masyado ka nagmamayabang, nagmamalaki sa buhay, eh, kalaban mo ang Diyos. Kaya, sa totoo lang po, wala po dito sa atin ang gustong makalaban ng Diyos. No? Kung pipili ka lang rin ng panig, eh, doon ka na sa panig ng Diyos. At kung gusto mo naman na makalaban ng Diyos, eh, maging hambog ka. Kasi ang linaw dito, ang kalaban ng Diyos ay yung mga proud, mga hambog. At yung salitang opposes nga dito, ano eh, may kinalaman to sa ano eh. Ano, yung para bang ang picture niya, eh kapag ikaw masyado kang mayabang, nagmamataas sa buhay, eh bibigyan ka ng Diyos ng sundalo para atakihin ka. Parang ganun. Ibabagsak ka talaga. So, God opposes the proud. Number two,
Shows favor to the humble. Yung ating Diyos, lagay natin dito. God shows favor to the humble. Kapag ikaw naman ay mapagpakumbaba, ang ipapakita naman sa iyo ng Panginoon ay yung kanyang pabor. Okay? Sa Tagalog po, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin, kapag ikaw yung isang tao na lagi kang lumalapit sa Panginoon, sinasabi mo, Lord, hindi ko po talaga kaya sa pamamagitan ng lakas ko, kailangan ko po ng tulong ninyo. No, lagi kang umaasa sa Panginoon kasi alam mo na Diyos lang ang makakatulong sa iyo. Yung isa kasing taong ma-pride or maangas, mayabang, parang tingin niya kaya niya lahat. Kaya niya solvein yung mga problema niya. Yung tingin niya hindi niya kailangan ng Diyos sa kanyang buhay, no? Hindi man lang lumalapit sa Diyos, hindi man lang iniisip ang Diyos, hindi man lang nagbabasa ng Bible, walang pakialam kung sino ba yung Diyos na yan. Basta ako, mayaman ako, basta ako, kaya kong gawin lahat ng gusto kong gawin. Nai-enjoy ko yung mga bagay na meron ako, nakapag-travel ako. I don't need God, no? Kapag ganun ka, ibabagsak ka. Pero yung isang tao naman na laging umaasa sa Diyos at sinasabi niya, Lord, kayo talaga yung kailangan ko sa buhay ko. Hindi ko kayang solvein yung problema ko kung hindi dahil sa iyo. Lord, kailangan ko yung kalakasan nyo, kailangan ko yung wisdom nyo. Yung laging humihingi sa Panginoon, laging umaasa at dumidepende sa Diyos, yun yung sinasabi rito na bibigyan ng pabor ng Diyos. Sila pa yung mauunang magtagumpay. Kumbaga, bibigyan ka ng favor ng Diyos. No? Meron kang kumbaga special treatment mula sa Diyos. Yung kabila naman, yung proud naman, sila yung matalas yung tingin ng Diyos sa kanila, no? I will oppose this man, no? I will kalabang ko tong tao na to. Napakahirap, no? Just imagine this, kalaban mo yung Diyos. So, sana wala tayo sa ganong standing na kalaban natin yung Diyos. Sa halip, yung pabor ng Diyos yung nararanasan natin. So, that's 1 and 2, no? Yung pangatlo natin, there's an appointed time for God to lift the humble. So sabi po rito, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Sa Tagalog po, magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ibig sabihin po, merong appointed time, meron palang takdang panahon para itaas ng Diyos ang mga taong nagpapakumbaba. Kaya kapatid, kung ikaw ay nagpapakumbaba, marunong kang umasa sa Panginoon, sa Panginoon ka lang nagtitiwala at hindi sa iyong sariling lakas, sariling katalinuhan, sariling talento, sariling diskarte. Talagang nagtitiwala ka sa Diyos, sa Kanya ka lang umaasa. Sabi rito, merong appointed time para sa iyo na ikaw ay itataas ng Diyos. At kung ikaw naman yung isang taong hambog, no? Lagi nagmamalaki sa mga achievements, lagi nagmamalaki sa medalya na nakamit niya, lagi nagmamalaki sa mga napagtagumpayan niya, no? Meron ka rin appointed time. This time, hindi appointed time para itaas eh. Kabaligtaran, merong appointed time para ibagsak. Kaya lahat ng mga nagmamayabang, no? Nagmamayabang sa kayamanan nila, nagmamayabang sa mga nabili nila, nagmamayabang sa mga kasuotan nila, meron po yung appointed time ng pagbagsak. Pero kapag ikaw, humble ka, nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, laging mababa ang loob mo, kumbaga, malayo na yung narating mo, pero mababa pa rin yung loob mo, marunong ka pa rin magsilbi sa kapwa mo, nakatapak ka pa rin sa lupa, binabati mo pa rin yung ibang tao na nasa mga laylayan. Kumbaga, hindi masyadong kinikilala ng mga tao sa mundi nila, hindi tinitingala ng iba, pero sa iyo ginagalang mo at nirerespeto. Napaka mababa ang loob mo. Ikaw yung tipo ng tao na sabi sa Bible itataas ng Diyos, no? Kapag ikaw ay marunong magpakumbaba, higit sa lahat of course pag nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos. So there's an appointed time for God to lift up the humble. So, itong ilan sa mga katotohanan ito, meron, magbibigay po ako ng ilan din na mga application na clear po na nandito sa talata. So, number one, na dapat natin gawin, clothe yourselves with humility. Sabi po rito, magsuot ng kapakumbabaan.
So bakit sinasabi rito na magsuot ka ng humility, kapakumbabaan? Bakit sinusuot ba 'yon? So interesting po ito kasi yung salitang proud dito, isang salita lang 'yan, proud, 'di ba? Pero sa Greek po niyan, by the way, yung New Testament po sinulat po sa Greek and Aramaic. So kaya minsan kung bago kayo dito sa channel natin, lagi ang bumabalik sa Greek. Kasi yung salitang proud, no, sa Greek po niyan, ano 'yan eh, dalawang salita pinagsama, compound word po 'yan. Na ang ibig sabihin ay hupherephanos, so ibig sabihin hyper, mataas. Tapos yung kasunod na salita naman ay phanos, appearance, itsura. Ibig sabihin sa itsura pa lang nagmamataas na, no, mataas yung itsura. Para kang ang larawan nito eh, para kang isang hari o reyna na talagang ang ganda-ganda, ang garbo-garbo ng suot mo. Tinitingala ka ng lahat ng tao. Pinapalakpakan ka ng lahat ng tao. Tapos tuwan-tuwa ka, no? Sa mga bagay na pinagmamalaki mo. Great in appearance, no? Hyper. Kaya ano yun eh? Pinagsamang salita eh, no? Hooper. Tsaka phanos. Hyper yung appearance, no? Talagang ang daming pinagmamalaki sa buhay. So, sabi rito, yan yung proud. Pero sabi rito, clothe yourselves with humility. Ibig sabihin, kung ikaw meron ka talagang totoong ipagmamalaki sa buhay, marami kang na-achieve, talagang yumaman ka, meron kang Rolex, meron kang LV, at meron kang napakaganda mga gamit. Sabi rito, takpan mo yun. Damitan mo yung sarili mo ng pagpapakumbaba. So kung meron kang may pagmamalaki sa buhay, kung talagang totoo talaga na may pagmamalaki ka sa buhay, no, na binigay sa iyo ng Panginoon, takpan mo 'yun ng humility. Huwag mong i-flaunt, huwag mong ipagmayabang. Damitan mo 'yun ng kapakumbabaan. So clothe yourselves with humility. Number 2, be humble under God's mighty hand. Magpakumbaba sa ilalim ng kamay ng Diyos. So ito po, sa verse 6 tayo, no? Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. So bakit ka magpapakumbaba at bakit sa kamay ng Diyos? Well, ito maganda po ito, yung picture nito eh. Alam mo yung lagi nga lumalapit sa Lord. Lord, wala naman po talaga makakatulong sa akin eh. Kayo lamang po. Kaya lagi kang nagpapa sa ilalim sa makapangyarihang kamay ng Diyos. At sinasabi mo, Lord, ang dami kong task na gagawin, ang dami kong goal sa buhay. Pero kailang po talaga makakatulong sa akin? Lapit ka na naman sa kamay ng Diyos, no? Lord, ang dami ng problema sa pamilya ko, Lord. Ang dami kong pagsubok na pinagdadaanan. Hindi ka umaasa sa sarili mong lakas, no? Hindi ka hambog, no, na talaga nakatingin ka sa sarili mo. Lagi ka nakatingin sa Diyos. Lapit ka na naman sa kamay ng Diyos. Bakit? Ano yung kasunod ng verse? That He may lift you up in due time. So kapag ikaw malapit ka sa kamay ng Diyos, nandun ka sa kailalim ng kamay ng Diyos, no, nagpapasakop ka doon, nagpapakumbaba ka, anytime, pwede kang itaas ng Diyos. Pero kapag ikaw na nagmamayabang ka, mataas yung ere mo, hindi ko kailangan yung Diyos, ba't ko kailangan yung Diyos? Maraming tao pong ganyan, ha? Napakahirap mag-share ng Bible sa mga mauunlad yung buhay, mga successful na mga tao, mga mayayaman, mga ultra-rich. Kasi karamihan sa kanila, hindi ka napapansinin. hindi naman lahat, no? Some of them, napakahirap. Kasi ang dami na nang narating, eh. Parang there's no need for God, eh. Diba? Kahit sa Western world, no? Parang mga mayayaman na. I don't need God. Pero mag-share ka ng gospel sa Asia, mas tinatanggap ng mga tao. So, ganun, no? Yung mga tao na lumalapit dun sa kamay ng Diyos, kasi sa kamay ng Diyos, mayroong pagtugon, eh. May pagtulong, eh. Sabi rito, that He may lift you up in due time, upang kayo'y Kanyang itaas sa takdang panahon. So, yan po yung application natin, no? Lagi tayo nagpapakumbaba sa kamay ng Diyos. Para ano daw? Para tayo ay Kanyang itaas, kasi ang Diyos ang magtataas sa atin. So let God lift you up in His time, not in your time, not in somebody else's time, in God's own appointed time.
Kaya sabi dito, merong takdang panahon talaga na itataas ka ng Diyos kung nagpapakumbaba ka at lumalapit ka sa ilalim ng kamay ng Diyos. Napaganda po ng devotion natin, no? Meron palang principle sa Bible, or let's say pangako sa Bible, na itataas ka ng Diyos kapag nagpapakumbaba ka. Kaya para po sa discussion natin, do you believe that God will lift you up in due time? Naniniwala ka ba na itataas ka ng Diyos sa takdang panahon? Gawin po natin yung discussion sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Lord, please make me humble. Gawin niyo po akong taong mapagpakumbaba. Show me your favor and lift me up at the appointed time. Gawin po natin panalangin yan right after this. At kung may natutunan po kayo sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below. At huwag po natin kalimutan, ibahagi po natin yung devotion natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m.